Hello guys! Hello Earth Signs! Hello Virgo, Capricorn, and Taurus! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome guys! Weekend reading para sa lahat, Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. I hope na makuha mo ang energy sa weekend na to, kung naman itong gusto nyo ipahiwatig sa'yo na, bara. Manifestation, ooh! Okay guys, so Earth Signs. Nakikita ko sa'yo dito na posibleng makakatanggap ka ng isang mensahe. It's either letter of invitation, confirmation, or yun, invitation, confirmation, result. Parang ganun. Itong nakikita natin. 7, 8, 9. And 26, may nakikita ko ako sa'yo dito na pinag-iisipan mo. Nag-iisip ka. Like, so sa ping trabaho to, siguro gusto mong lumipat ng trabaho or ng company, gusto mong mag-travel, gusto mong mag-abroad, gusto mong magkaroon ng progress, pinag-iisipan mo siya. Okay? Meron sa buhay mo na siguro mapait. Mapait na pangyayari sa buhay mo. Okay? Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Siguro past, present, or pwedeng mga inner negative inner voices lang ito na nagsasabi sa'yo na malungkot ka, ma-depress ka, parang ganito. Diba? Yung parang, ang iba kasi sa inyo, nasa comfort zone nila, nasa unrealistic world, and kahit may masayang okasyon, negative pa rin yung isip nila. Hindi sila nagiging masaya kahit masaya. Diba? Parang ganun. Takot sila magsaya kasi iniisip nila, baka pag nagsaya ako, malungkot ako. Parang ganun. May kabayaran. Okay, so nakikita ko sa'yo dito is if ever may mga masakit sa kalooban mo, emotional pain, financial, ano pa ba, spiritual, emotional, lahat ng pain na meron ka sa ngayon, ang minamanifest mo sa ngayon is sana makaalis ka na dyan. Sana matapos na yung mga paghihirap mo, pagsasakripisyo, pagod, sakit, galit, hinanakit, or kano pa man. Nakikita ko rin sa'yo dito, Earth Signs, na isang unexpected na mensahe, isang unexpected na balita, ang posibleng matatanggap mo. Oh, diba? So yun, it's a confirmation dito na may iba sa inyo dyan na nakakaranas kayo ng mga issue sa relationship. Lalo na yung may mga asawa dyan, pwedeng nakakaranas kayo ng imbalances, 'di ba? May mga selosan, may nagseselos, may mga away relationship, may away pamilya, may away sa trabaho, may away sa kapitbahay, so parang ganoon. Sinasabi ng bara sa iyo dito, lumabas ka diyan sa comfort zone na 'yan or lumabas ka diyan, may choice ka naman eh, 'di ba? If for example, may mga nag-aaway sa paligid mo, sangkot ka sa pag-aaway, pamilya, relatives, friends, or pwedeng trabaho, may choice ka daw na i-abandon na yung situation, may choice ka na umalis sa sitwasyon, may choice ka na patulan yung mga away, may choice ka na alam mo yun, na makisali sa drama, pero may choice ka din para i-detach yung sarili mo sa mga dramatic na situation, sa mga negative, unhealthy na pag-uusap or argumento or kano pa man. Nakikita ko sa'yo dito na may mga iba sa inyo dyan, Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus, na sa relationship, sobrang pagod na kayo. Lalo na yung, siguro lahat naman kayo, Virgo, Capricorn, and Taurus. Sa relationship, parang sobra na kayong, hirap na kayo. Financially, emotionally, psychologically, sobrang hirap na kayo na gusto nyo na ng freedom, gusto nyo ng katapusan, gusto nyo na ng kalayaan. And ngayon, eto freedom to in endings, diba? And relationship. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na posible na magkaayos kayo ng karelasyon mo, kapamilya, katrabaho, kapitbahay ngayong weekend na to. Okay. Sa trabaho naman, nakikita natin na marami kang bagong ideas kung saan ka pwedeng lumipat ng trabaho, kung ano yung mga bagong business na pwede mong buksan. May mga bago kang ideas, bagong ideas, inspiration, kung paano kakikita ng pera kahit nasa bahay lang.
punong-puno ka ng ano eh, ng determinasyon, punong-puno ka ng drive, and then excitement, passion, sa kung ano man to ng mga bagong ideas or inspiration mo, lalo na sa pera. Okay, oh, tingnan mo. Maraming balita ka na matatanggap, good news, bad news, neutral, emotional, financial, career, lahat, pwede mong matanggap sa weekend na to. Ang dami-dami, magiging sobrang busy ka siguro sa pakikipag-usap online or sa personal. Okay. Financial. Nakikita ko sa'yo dito na may hinihintay kang pera, or pwedeng may hinihintay kang lump sum, or pwedeng may hinihintay ka na isang tao na feeling mo siya yung makakatulong sa'yo para ma-resolve yung mga issues mo sa financial. Pero parang sa weekend na to, isusuko mo na lang. Parang hindi ka nahihintay. Like for example, ang tagal mo na sa company pero hindi ka pa napopromote. So hintay ka nang hintay. Kailan ba yung promotion? Kailan ba yung salary increase? And then nakapag-decision ka na, okay, hindi ko na lang hihintayin. Move on. Move out. Aalis na lang ako. And maghahanap na lang ako na mas stable na lugar, company na pwedeng pagtrabuhan. Parang ganun nakikita natin. Mag-iingat ka kasi posibleng dahil sa sobrang pressure sa paligid mo, pressure, init ng ulo, init ng panahon, kakulangan sa pera, kakulangan sa tulog, kakulangan sa pagkain, pagod na pagod yung katawang lupa, posibleng masangkot ka sa away, okay? Pwedeng sa sobrang pagtitimpi mo, sa sobrang, ano tawag dito, pasensya, umabot ka na doon sa sobra-sobra na yung binigay mong pasensya, pero hindi ka pa rin tinitigilan. Okay, na pwedeng na-trigger yung emotion mo and bigla kang pumatol. So, yun yung kailangan mong iwasan sa weekend na to. Kalmahin mo yung emotion mo. Be calm. And yun, breathe in, breathe out. And ignore mo lang kung pwede. Okay? So, yun, sa trabaho to, pwedeng sa relationship siya, sa mag-asawa, sa katrabaho, kapitbahay, or sa kahit nga, di ba, sa mall or sa kung saan man na lugar. Kailangan mo ng pasensya. Kailangan mo ng pasensya. If ever may isang tao na iti-trigger yung emotion mo, huwag ka nang magdalawang isip na patulan pa siya. Ignore mo na lang, i-amando na mo yung situation, umalis ka na lang, and i-focus mo yung peace of mind. Nakikita ko sa'yo dito na posibleng if ever man na nasa stagnant situation ka ng relationship, may asawa, may live-in partner, may boyfriend-girlfriend, siguro may mag-o-offer sa'yo ng freedom, di ba? May manliligaw sa'yo or may pwedeng may magkakagusto sa'yo, babae ka man or lalaki, na o-offeran ka niya na, tutulungan ka niya na makalaya sa kung ano man tong situation na meron ka. Sa pera, ganun din. Sinasabi na posibleng isang mabilis na financial support, financial new beginnings ang i-o-offer sa'yo sa weekend na to, or may mabilisan na trabaho dito na pwedeng i-offer sa'yo, or may mabilisan ditong decision making kung paano ka kikita ng mas malaki. So, kailangan pag-isipan niya na, huwag kang magmadali. Thank you guys. Bye!